Prito ko muna yung in-slice kong tokwa para yan ang maging sahog ko sa favorite kong cauliflower. So ngayon, nagisa na ako ng bawang at sibuyas. At saka yung ginamit ko palang mantika niyan, guys, ay yung pinagprituhan ko lang din ng tofu or tokwa. Kasi mainit na yun. Saka tipid-tipid na rin, diba? At ako lang din naman mag-isa kakain yan. Kaya okay na yan. Hintayin lang natin na medyo maging brown yung bawang at sibuyas. So, ang sunod ko, guys, ay ang tokwa. Na nakaseparate siya kanina na pinirito ko. Kasi, kumbaga yung tokwa ang magiging sahog ko sa aking main menu na cauliflower, diba? Kumbaga, talo-talo na nga lang yan, guys. Kasi nga, ako lang din naman talaga ang kakain yan. Kaya, yan ang aking strategy sa pagluluto. Kaya, pagpasensyahan nyo na, sana din naman ay may mapulot din kayong tips. Kahit pa paano, kahit pa-chamba lang yan, diba? Next kong nilagay ay oyster sauce. So sa amin, guys, hindi uso yung measure-measure. Tansya-tansya lang ang uso sa amin. So makikita mo rin naman kung marami ang nailagay mo. So yan, oyster sauce lang po ang hinahalo ko. Ang sunod kong nilagay ang carrots. Hinhalo-halo konti para mag-mix yung lasa ng oyster sauce na nilagay ko. After ng carrots, cauliflower naman. So, nilagyan ko rin yan ng konting tubig, guys. Para medyo may sabaw-sabaw siya. So, yan, guys. Halo-halo konti. Medyo may tubig na rin siya kasi nilagyan ko siya kanina kasi nagtutuyo na siya. Yung sa totoo, guys, hindi ako marunong magluto. Kumbaga, naiisip ko lang yan. Kasi pagutom ka na, diba? Saka hindi pwedeng lagi tayong magkarne, magmanok. Kaya kailangan natin talaga maggulay. Next ko ay nilagyan ko na ng paminta. Magic sarap, asin. Medyo nga naparami yung paminta, pero okay lang. Sabi ko nga sa inyo, ako lang ang kakain yan. So, panalo na sa akin yung panglasa na yan, diba, guys? Nasa inyo pa rin naman yun. Tansya-tansyahin nyo kung anong patok sa panlasa nyo. Ayan. Halo-halo lang. Halo-halo lang siya. Diba, guys? Last but not the least, green and yellow bell pepper. Kasi malambot na rin naman yan at mabilis lang din maluto. Siguro mga 2 to 3 minutes pwede na siya para rin hindi ma-overcook yung gulay at saka timplado na rin naman siya. So wait lang tayo, guys. Halo-halo konti. Diba? Finished product. Ready to serve? Ready to eat? Ang bango. Sana po, guys, may natutunan kayo or nakakuha kayo ng idea sa niluto ko. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para po updated kayo sa mga susunod kong videos.